Hingin ko lang po ang inyong reaction dito sa Joint Naval and Air Patrol ng US at Philippines. Sa tingin ninyo, lalo ba ito mag-ignite at magagalit ngayon ang China sa atin? Pero I have seen your interview yesterday or a couple of days ago and you were saying hindi naman sila sumusunod din naman sa mga international laws. Kaya bakit sila magagalit? Is this correct, Professor Carlos, ma'am? Yeah, tama yan. Kasi Erwin et al. Jones, 7 years akong consultant ng Visiting Forces Commission. Opo. So, doon talaga, binabalangkas a year before yung ginagawa ng Mutual Defense Board and Securities Engagement Board, MDBSEB ang tawag dyan. At ito ay part ng, itong joint patrol na ito, part ng one-year planning yan. So, it's not anything extraordinary. But at the same time, tama ka na baka ito ay magpa-suspetsahan na ratcheting up the tension between the two major powers, yeah. China and the US. Mm-hmm. So sana ay kailangan nilang i-stress na these are for HADR, humanitarian mm-hmm. assistance and disaster relief purposes. Yun naman talaga yung purpose ng exercises. So we will just continue doing this, what we're doing, and honor ito mga joint of mga visiting forces agreement natin with the United States at wag natin hayaan natin kung magyaw-yaw itong China, Professora. Yeah, we don't need to justify our actions. I don't know why we need to justify our actions. Let us just do whatever we need to do, you know, because China does things, you know, unilaterally and we're not even asking her to justify her actions. So, kanya-kanya na lang, diba, galaw. Opo. Maliban po sa napakahalaga po nito, Professor Carlos, this is Aljo Bendijo, upang sa ganon ay makipagpalitan tayo ng pananaw o kuro-kuro sa security concern natin at plano, opo, sa pagdating po sa military activities. Napakahalaga nito. Upang sa ganon, tama ho ba? At least man lang maitabi natin, maitaboy ang China dyan po sa West Philippine Sea. Siguro wag mong gamitin yung verb na maitaboy. Sasamaan pa kin ang dami nila doon. Kinakailangan itaboy. Tumukod natin sa sinabi ng kanilang tumukod tayo sa sinabi ng leader nila sa APEC last week lang yon at dineclare niya in no mean terms that the US is a partner of China. So lagyan nila ng beef yon, lagyan nila ng talaman yon at hindi lang puro saliva. Ako doon saliva diplomacy, di ba? As new word, Professor. Colonel, itong joint military naval and air patrol ng is this US Army, US Navy and US Air Force po ito or just US Navy, Colonel Aguilar? I think meron silang asset from the US Navy and we are also deploying assets from our own Navy and Air Force. Ang tanong po ng mga kababayan natin and hindi po tanong and wishing na sana linggo-linggo may ganito po particular na dyan sa West Philippine Sea para hindi naman tayo ika nga parang inaapi-api at kawawa. At least may kasama tayong big brother na binabantayan yung West Philippine Sea. So ito po ba ay weekly na mangyayari? Paano ang arrangement dito? Kasi tinitignan ko po yung mutual defense na treaty natin, yung VFA. Parang wala naman, o sa EDCA, wala naman sinasabi na may limit na twice a month lang mag-practice, mag-patrol, or mag-exercise. Wala naman ho yata limit. Tama po ba, Colonel Aguilar? Tama naman po na wala namang siniset na limit kung sa activities. In fact, nagkakaroon po ng mga meetings before the year to discuss yung mga activities to be executed under the MDBSEB program. At isa na po sa lumabas itong tinatawag na maritime cooperative activity na mayroon siyang maraming activities, one of which is the patrol, joint patrol. Okay. So ito po ngayon po, ang pagkakasabi naman po ng ating presidente, this is the start. So meaning we can expect more activities of this kind in the near future, and we will just not discuss kung ano man po yung how to we are going to execute these activities kasi po operational matter na yun. Tama nga naman. Oho.